Kayo po ay may tangan ng banal na kasulatan. You have your Bible with you or you have your cell phones with you. Just browse it, mga kapatid, at Psalms 139, verse 1 hanggang 24. Okay. According to the English comedian, Bacho, may sabi niya ito, he wrote, "Today, my heart beat over 103,000 times. My blood traveled 168 million miles. I breathed to 23,400 times. I inhaled 438 cubic feet of air, ate 3 pounds of food, and drank 2.9 pounds of liquid. I perspired 1.43 beans, gave off 85.3 degrees of heat, generated 450 pounds of energy, and I spoke 4,008 words, and I move 750 major muscles, and I exercise 7 million brain cells. It's no wonder, sabi ng ganyan, that I am tired all the time." Mga kapatid, this is our day-to-day activity. We have heartbeat 103,000 times. Do you count your heartbeat? Binibilang niyo po ba ito? Okay. Sa buong araw, Do you count the words that coming out of your mouth on a day-to-day basis? How many times do you speak or spoke within the day? You know what? So, according to Augustine, people travel to wander at the height of mountains, at the huge waves of the sea, at the long courses of the rivers, at the vast compass of the ocean, and the circular motion of the stars, and they pass by themselves without wondering. Okay? They don't even notice what is happening around the world, and they don't even wonder, mga kapatid, what God had done. So, most of us, mga kapatid, we don't realize how intricate and wondrous our bodies are. And we sometimes don't recognize the gift of God, our life, may binigay sa atin ang ating Panginoong Diyos. And I have read, when I'm studying, I was amazed that the uniqueness and intricateness of our bodies. For example, mga kapatid, the uniqueness and intricateness of our bodies. In a square inch of skin, sa inyong mga balat, you would find 20 blood vessels, 65 muscles, 78 nerves, 78 sensors for heat, 13 for cold, 160 for pressure, 650 sweat glands, 1,300 nerve endings, and 19,500,000 cells. So, para sa anyan, mga kapatid, this skin serves us several purposes, including providing protective shield against bacteria and viruses, and absorbs of bumps and bruising that might otherwise damage our bones or our internal system. Okay? And that inch of skin, you could see your sweat glands in your body, they are doing double duty. They help to eliminate the waste of our body and cool our body. Siguro napanood kayo minsan ng isang pag-aaral na kung saan yung isang tao, wala siyang pores, no? Kaya hindi lumalabas yung pawis sa kanya, hindi siya pinagpapawisan. So makikita niyo sa kanyang katawan na nagkakaroon siya ng sakit. Okay? So yung ating skin, it protects us from viruses at hindi tayo nagkakasakit dahil dyan. And then, there's your brain, mga kapatid, which weighs about 3 pounds but stores 100 trillion bits of information over the course of 70 years. Okay? So kapag hindi daw natin ginagamit yan, yung ating utak, no? Nawawala ng palubot. Pero kapag ginamit mo yan in a 70 years period of time, there are 100 trillion bits of information. That storage capacity is roughly equal to 500,000 cells of Encyclopedia Britannica, which in stock would stretch out over 442 miles, mga kapatid, no? And your brain does this only for a 100-watt bulb. Okay, wala masyadong energy na nasasayang, habang gumagana yung ating utak. Okay, kahit tulog naman tayo, even when we're sleeping,
gumagana pa rin yung ating utak. So, 100 trillion bits of information. Okay? That's a vast, mga kapatid. Napakalaki yan. Napakalawa. And your brain, our brain, serves about 45 miles of nerves that sends impulses to throughout our body and rapidly 325 miles per hour. And your nervous system is so sensitive, are able to tell you, ano nga ba yung ginagawa ng fingertips natin? Ano po? Kapag hinawakan mo yung skin mo, yan ay 0.000004 ano po? Inch. Kapag hinahawakan mo, na parang isang balahibo lamang, no? Na lumapag sa iyong mukha. Yung paghawak mo tapos, nasabihin niya sa iyong utak na ganito ka yung skin mo, ganito ka smooth yung skin. Okay? Sumunod mga kapatid, no? And then there's your ears. A piano has 88 keys, no? But each of your ears has keyboard with 1500 keys. They are so finely tuned that you can hear the blood running through your vessels. Di po ba? Habang humuhumaya tayo, naririnig natin. No? Kala natin malakas. Pero tayo lang pala yung nakakarinig natin. And then your eyes are capable of seeing a small candle flame from 30 miles. No po? 30 miles ang layo. Makikita mo na napakaliit yung ilaw na yun. And that is 300,000 different color variations. Okay? So except kapag colorblind ka. Okay, sumunod dyan, your nose can smell one drop of perfume diffused through every apartment room. Kaya, do you wonder, mga kapatid? Itong katawan na ito, nakaiba. This body of ours, no, is so wonderfully and intricately made by our God. Napakagandang katawan. And do we realize that every day, sa pagkakapag nagigising tayo, sa umaga? Look at David, na sabi ni David, na doon sa Psalms 139 verse 14, if you have your Bible, mga kapatid, sabi niya, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, and I know that full well. Okay? Sabi ni David, alam mo yun, ano po? And I'm sure, mga kapatid, yung mga facts na ibinigay ko sa inyo, hindi pa yan alam ni David. Wala pa naman sila noong pag-aaral sa human body. Malamang, habang nag-aalaga si David ng kanyang mga tupa, ng tupa ng kanyang pamilya, and he looked at his hands, no? Tapos ginagalawilan mo yung kanyang mga kamay. And then, tinitingnan niya yung kanyang mga paa, yung kanyang katawan. And sabi niya sa Panginoon, I am wonderfully made. Pero naman ganun lang kasimple ang sinabi ni David. Pero ngayon, no? The science, no? Our science, napakalawak na ng ating science, no? Na kung saan yung pinakikita na sa atin kung gaano kalawak at gaano kaganda ang ating katawan. And yet, we didn't recognize the maker. No? Hindi natin pinasasalamatan yung may likha sa atin. Kung minsan pa nga, no? Nakakalimutan natin yung ating Diyos na may likha. So, sabi niya in Psalms 139, this is the song. You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sleep and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Totoo naman, mga kapatid, eh? David arrives at this conclusion. Ang sinabi niya, nakita niya, na ang lahat ng mga bagay sa kanyang buong katawan ay nilikha ng Panginoong Diyos. At ang sabi niya, life has no value without God. Ano ba? David arrived at the conclusion and he says to himself, no, because he recognized that he was created by God and it was God that gave his value, life value. It was God who gave him worth. And without God, sabi niya, life is no value. Walang halaga ang buhay kung wala ang Panginoong Diyos. That's why, mga kapatid, na tayo bilang mga tao, lagi natin hinahanap ang, ano po, ang Diyos. Lagi natin, ang gusto-gusto natin malaman kung meron bang may mas mataas pa sa atin. Naalala niyo po nung nag-sermon ako, nung naglabas ako ng 500 peso bill. Ano po, what is that worth, no? Yung 500 peso bill? Gano'n yung kahalaga ngayon?
Okay? Para lang siya, di ba, papel, ano? Katulad ng pera ito, ano? May 100 ako dito. Kung papansin ninyo po, if you would look at this paper, papel lang naman talaga siya, eh. Di ba? Pero meron siyang buying power, hindi po ba? Meron siyang kapangyarihan na bumili ng kahit na ano, ano po. Okay, bakit kaya siya nagkaroon ng buying power? According to our money, credit, and banking, because of the face value, nakalagay 100. Hindi lang yun. Because of the signature of the president, because of the signature of the Banco Central, and because of the vignette, sabi niya nga po, and because of the thread within it, and because of this vignette na nakikita ninyo, ano po, yung nasa loob, yung larawan ng isa pang mukha dito, and yung vignette, sabi natin ay kaluluwa, ano po, ng tao nandito. Okay, no? And then, tapos makikita nyo sa likuran yung kanyang, ang tawag natin dito, yung mga places na nasa likuran niya po, ano, mga nationalistic figures, and then the map of the Philippines. Pero, papel lang naman siya, hindi ko ba? Pero sabi ng Banko Sentral at ng Republika ng Pilipinas ay meron siyang kapangyarihan bumili. Di ba ba? Meron siyang kapangyarihan pamalit. Okay? Nang gusto natin makuha. Kaya nga, napakaraming tao, ano po, napakaraming tao gusto nila magkaroon ng ganito. And they duplicate it kung minsan, di ba ba? Kapag may photocopy machine, ano, kala ng mga bata, gusto natin ng maraming ganito. Kapag photocopy ka lang ng photocopy, di ba ba? But, those are, wala siyang buying power. Ito ba? Sabi natin na ay peke. At kapag ginawa natin yun, ano po, maaari tayong mahulog. Ito nga, kapag sinulatan niyo po ito, at tinanggal niyo yung thread doon sa loob, pwede kayong mahulog ng 6 months. Halimbawa, sinulatan niyo yan, ano po, itong pera na to. You would write something with a number, phone number, or your name, o kaya pinapirmahan mo siya. At nakita kayo ng isang taga Banko Sentral, pwede kayong makulong ng 6 months. O kaya kapag tinanggal mo yung thread sa loob, akala mo, ano, lahat totoo nga dahil meron ito, ano yun? Parang sakot. Natanggalin mo siya, no? Pag tinanggal mo yun, pwede ka pa rin makulong ng 6 months. Yan yung kanyang legal power. Yan po ang pera, ano po? So, what is the application for that, mga kapatid? Kung itong pera ito ay binigyan ng value ng ating Republika ng Pilipinas, tayo yung mismo, ano po, pinagkalooban ng value ng Panginoong Diyos. That God didn't create us, me or you, ano po? Para magkaroon lang tayo ng problema sa mundong ito. Hindi tayo nilikha ng Panginoong Diyos para magkaroon tayo ng stress araw-araw, para magproblema tayo sa ano nga ba ang buhay, at gaano kahirap ang buhay, ano po? Whether the smallest insect and even the disgusting rat, na ayaw na ayaw natin ang magkaroon, they have their own value. Maging yung mga ipis na kinatatakutan natin, maging yung malalaking ahas, ano po, na kinatatakutan natin. That is why there's a problem, ano po, within our country, na kung minsan, no, pinagtatalunan pa nga ito sa Senado, na sabi natin, ayaw natin na magkaroon ng, ano po yan, family planning bill, ano. Okay. Kasi sabi na naman ng mga proponents ng long life, no, na hindi pwedeng ano po, pigilan mo ang buhay, no? Pero sabi naman ng mga proponents ng family planning, kailangan lang mag-plan, no? Pero nakatatakot na ito, mga kapatid, ano? Kapag naipasa yung bill na yan, baka pwede na lang ipasa yung bill na kung saan ay pwede ka lang magpaliwilag ng sanggol. Parang sa US din yan, ano po. Dahan-dahan sila. Simula sila sa family planning bill hanggang sa dumarating yung panahon yung magkakaroon ng mga unwanted child. So, ipinasa na rin nila yung bill na kung saan pwede ka lang magpalaglag ng iyong sarili isang buwan. So, that's why, ano nga ba ang dapat? We need to educate our own countrymen, ano po. Yung ating mga kasama. Yung ating mga kapwa Pilipino. Na kung paano dapat pinagdala ang pamilya. Akala ng karamihan, may anak ka, may asawa ka, pamilya ang matatawag. Hindi po ba? Pero, nakakalungkot, mga kapatid. I have 250 students. No? And some of them, or most of them,
they do not have a family to fall on. Na wala silang pamilya na matatawa. Kaminsan, ang family lang nila, daddy lang, family lang nila, mami lang, no? Ang family lang nila, lolo lang, lola lang. Okay? Bakit kaya? Ano po? Because our country, no, tayo mga Pilipino, no, pinahanap tayo, kuminsan sabi natin sa ating mga anak, pinahanap ka para magtrabaho sa ibang bansa. Napakarami sa atin, most of us, no, gusto natin na magtrabaho sa ibang bansa because there are a lot of risks. No? Kaya kung minsan, nasisira yung pamilya. The value of the family, the value of life. No? At nakikita ko, ano po? About around 70% of my students na mayroong problema sa kanyang buhay, na mayroong stress sa kanyang buhay, na araw-araw niyang dala-dala yung stress na yun, ay wala yung kanyang mga magulang at nasaan? Nasa ibang bansa, nagkakabang. At yung stress niya, para siyang isang bata, na kung saan, pag sinabi mo, may meeting yung mga magulang, yung mga magulang ninyo may meeting, paano yan, sir? Wala po akong magulang. Ay, inagad, stress na agad yun sa isang bata. Isang malaking stress na agad yun sa isang bata. Nasaan yung mga magulang? Where are your parents? No? Okay, makulit ka. No? Ipapatawad ko ang magulang mo. Okay lang, magkukulit pa rin ako. Kasi wala naman akong magulang eh. No? Wala akong magulang na matatawag. No? Nasaan sila? No? Nasa ibang bansa nagtatrabaho. Okay? So, God condemns that thinking, mga kapatid. No? Na nawawala na tayo doon sa pinaka-value ng buhay. Nakalimutan na natin yung value ng Genesis chapter 2 in the last verse. No? Nakalimutan natin na ganun pala tayo nilita. Ano po? Na kailangan, masabi nga ni Pablo sa Timoteo, ano? Kung sino man ang hindi magpahalaga sa kanya, ano po? Sa kanyang pamilya. No? Ay higit pa saan? Higit pa sa taong wala pananampalataya sa Diyos. O higit pa sa taong hindi nakakakilala sa Diyos. Masakit, hindi po ba? Pero ganyan po tayo mga Pilipino, ano po? Yan ang ating thinking. Mas malaking pera, mas maganda, ano po? Wait, mga kapatid, no? Because of all of mankind, sabi nga ng Panginoon, God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. And in Genesis chapter 2, verse 7, declares the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. In Exodus chapter 22, God makes his attitude abundantly clear when he says, "Do not take advantage of a widow or an orphan. If you do and they cry out to me, I will certainly hear their cry and my anger will be aroused and I will kill you with the sword. Your wives will become widows and your children will become fatherless." And in James chapter 1:27, you need to read in Santiago, sabi niya, "Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after the orphans and widows in their distress." Do we have the kind of attitude, mga kapatid? Meron ba tayo ganyang attitude? Do we look for the welfare of our parents? For the welfare of our brothers and sisters? For the welfare of those orphans and widows? O baka, para na rin tayo yung mga nakikita natin sa palabas. Kagabi, nandoon ako yung robot and frown. Napanan niyo po ba yan? No? Dahil hindi niya maalagaan yung kanyang tatay, binigyan niya ito ng robot. So, sabi ng tatay niya, "Wala akong sakit." No? Sabi ng anak niya, "May sakit ka, kaya kailangan mo ng medical robot." So, binigyan niya ng robot. Yung tatay niya, maraming kaso. No? So, ginawa niya, minanipulate niya yung robot, tapos nagnakaw sila. Pinagtakaw nila yung isang mayamang kapitbahay. Okay? So, baka ganyan na rin tayo, ano ba, mga kapatid? Nahal lang tayo ng katulong o ng mga tinatawag natin katuwang o ng mga nurses para paalagaan natin yung ating mga magulang. May pera ka naman eh. Okay? Kaya nga sabi ng isang bata, no?
estudyante ko, ano, be careful, bump your head. Sabi ko, sabi, where did you get that English? Sabi niya, be careful, nuntog mo yung ulo mo, sabi niya. Sabi po kasi, nakatulong namin eh. Ingat ka, nuntog mo yung ulo mo. So, minsan ganun, kasi nga, hinahayaan lang natin na ganun, yung mga katulong sa bahay, ang mag-alaga sa anak, mga anak. Na hindi natin sila natuturuan ng tamang value. Anong nakaraan sa ending, naiwet ko sa nag-worship ng evening, ano? Sabi ko ganito sa bata, bakit ganyan ang ugali mo? No? Kasi ganito rin ang ugali ng mga tao sa bahay. Okay. Yun po ang malaking problema ng ating bansa. At yun po ang malaking problema nating mga Kristiyano, hindi lang ng ating bansa. So, God, all human, no po. Sabi ng Panginoon, no? That God, all human has life as value. And that's especially true for you and me. Who belong to Jesus Christ. Our lives are a gift from God, and only you and I have the kind of abilities. You have your kind of skills na wala ako. No? Meron kayong mga skills na wala ako. Yung mga kapwa natin na meron din silang mga kakayahan na wala yung iba. Diba? Sabi nga, wala namang tao na monopoly of all the talents. Only you have the potential that God has built into you. So, ang tanong mga kapatid, the question is, how do you use that skill or potential? Ano natin ginagamit yan? Do you understand the idea that God has made us into a fearfully and wonderfully something, a biological wonder? And God created us, tapos sasabihin natin, I have no value. Wala naman akong halaga. Parang lagi sinasabi ng estudyante ko sa akin, teacher, bobo kasi ako. Sabi niya, yan kasi ang sabi ng mga klase ko. No? Bobo kasi ako. No? Sabi ko, sino nagsabi na bobo ka? No? Yun po kasi ang lagi binabanggit sa akin nung mula nung grade 1 ako. Tapos ginanong ko yung nanay ko, sabi ko sa nanay ko, nanay, nung po bang pinagbubuntis niyo ako, hindi po ba kayo nag-vitamins? Para naman maging matalino ako. So, naiyak yung nanay. Ano po? Okay. At ako rin, naiyak din ako sa kanyang kalagayan. Ano po? So, bilang isang teacher, syempre, gagawa mo ng paraan. Gagawa ka ng paraan para yung kanyang ability, yung kanyang skills, kahit na gano'n lang, ay mag-develop. Hindi mo sasabihin, no? Kahit na araw-araw ka niyang ilinis na, sabi ko nga sa inyo, I have 250 students in different classes. Tapos, 35 sa kanila ang ganun. Lahat ay sumasabay sa agos. Tapos, 35 sa kanila ang sumasaliwa sa agos. Okay? Yung 35 na yun, hanggang 36, yun ang stress mo sa buhay. Mag-uwi mo sa bahay, mag-iisip ka ng mga paraan kung paano mo sila matutulungan, kung paano mo sila matutuluan ang gusto. Okay. Para may pakita mo sa kanila that life has a value. Kung minsan, ito yung ating mga dahilan. No? Sasabihin natin sa Diyos, I'm too old, hindi na ako makapaglakad ng malayo, nirarayo mo na ako, matanda na ako. Okay? Tapos iba naman ang dahilan natin, I'm too poor, masyado ako mahirap, wala akong kakayahan may ibigay sa iyong Panginoon. Napakaliit na kakayahan ko. At ito, yung madalas na sinasabi ng 35 student ko, I'm not smart. Wala akong alam. At yung iba naman, I'm not good looking. And I'm not talented enough. At marami pang I'm not. You feel the blanks, mga kapatid. Marami pang sasabihin mo na ayaw. Because, simple lang ang dahilan. Meron kang pride sa sarili mo na ayaw mo ipag-ari sa Panginoong Diyos yung iyong sarili na kanya. Ayaw mo na ma-develop ka ng Panginoon. So, there's a great difference sa ating mga kapatid. Do you understand the thinking, mga kapatid? Some of us are old, weak, intellectually challenged, pa nga yung iba, hindi po ba? Pero, mapapansin natin na lahat ay mayroong value
Lahat tayo mayroong kakayahan. Lahat tayo mayroong kayang gawin. Ang sabi ko sa estudyante ko ngayon, ano ang kaya mong gawin? Yun lang ang tanong ko sa kanila. Ano ang kaya niyong gawin? Manakit na klase? Manggulo sa klase? Yun lang ba ang kaya niyong gawin? So, pinabago ko, ano ang mabuting kaya mong gawin? Ano yung mabuting kaya mong gawin? So, kaya naman, ano, pag-uwi ko sa bahay, masaya ako kasi yun ang lagi kong tanong sa kanila. Ano ang mabuti mong kaya mo? Okay. Tapos, gawin mo ngayon. Sa loob ng 15 minuto, sabi ko sa kanila, gawin niya ang mabuti niya. Kapag natuwa kayo sa 15 minuto na yun, ipagpatuloy niya pa sa susunod ng mga minuto. Kasi meron akong 1 hour kasama sila. At yung 1 hour na yun, sabi nga ng mga co-teacher ko, fiesta. May umaakyat sa upuan, may umaabot sa ilaw, may gumagawa ng human pyramid para abutin yung isang eh. Na? Tapos may nagbo-boxing. So, ganyan po kasaya. Ano? Pero gagawin mo yun for a change. Kapatid, mapapalitan mo siya ng panibagong atmosphere. At gagawin mo yung ginagawa nila ay ililipad mo sa isang kapakipakinabang na bagay. So napakahirap. Ano ba? But the scripture tells us, God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. He chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. In 1 Corinthians chapter 1, verse 27 to 28. Nasubukan niyo na po ba, mga kapatid, na bumili ng isang regalo sa inyong anak o sa isang bata, sa inyong pamangkin o sa inyong mga kaibigan na kung saan napakaganda ng regalo nito. Tapos ibinigay mo doon sa sa isang bata. Tapos binubuksan niya ito, ang tuwa siya. Ano? At nung nabuksan niya na at pinindol niya yung switch, no? Hindi kumana. Kasi walang baterya. Tapos kahit anong maliwanag mo sa anak mo, sasabihin yung bata na, ano magpwento itong binigay mo? Hindi naman gumagana. It's not working. Ayan, ganun. Hindi naman nakakatawa. So kahit anong maliwanag mo, kasi walang baterya, tapos wala akong mabila ng baterya. Kuminsan, ganun po tayo. Ano po? God wrapped us into a wonderful gift and made us a wonderful thing. And sometimes, we do not have the battery. Tamad kasi tayo. Sabi nga ni Rizal, ang problema ng mga Pilipino ay katamaran. Ano? Katamaran. Mas gusto nating tumangkod sa upuan at magbilang ng poste. Kung minsan, ano po? O kaya mag-ikot sa hall at magbilang ng mga palintas sa mga bintana. Yan ang gusto nating gawin. O kaya makupo sa isang tabi at habang nakikipagkutuhan, nakikipagchismisan. O kaya habang nilalamas yung manjo, ano po, ay nakikipagkwentuhan ng buhay ng may buhay. Those are idle times, mga kapatid, ano po. Pero ito po ang tandaan natin, God is not finished with us yet. Habang may buhay tayo, meron tayo pakinabang. God is finished. Isn't finished with us yet. He has created us to do something very special. At ang bawat isa sa atin, so special in his eyes, mga kapatid. Ano po? Naalala niyo si Jacob, no? Nabanggit ko lang sa inyo ito. Si Jacob was a liar. Si Miriam was a bygot and a gossiper. Ano po? Pinag-isipan pa niya ang kanyang kapatid. Ano po? Si Moses, bulol, stutter. Okay? King David. No? King David was a murderer and he had an affair. Ang lala, hindi mo ba? Prophet Amos, no, was unskilled laborer. Wala siyang kayang gawin. No, the labor. Elijah, meron siyang malaking depression sa buhay. No? Tumatakbo siya dahil malapit na siyang patayin. No? Okay? Ni Queen. And then, si Naomi, hindi siyang widow. Si Abraham, lagi siyang nagda-doubt. He was a doubter. Si Peter, takot siyang mamatay. No?
Tinatanong niya pa nga ang Panginoon, ang sabi niya sa Panginoon, bakit? Anong gagawin mo kay Buhal? Pwede ba siyang mabuhay magpasawalang hanggan? Ano sagot ng Panginoon sa kanya? Anong pake mo? Basta sa'yo, sinabi ko kung paano ka mamamatay. No? And Lazarus, alala si Lazarus, patay na siya, di po ba? But he made something for God. No? So God is finished with us. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. No? Hanggat may buhay tayo, there is something for us to do. When we became a Christian, sabi niya sa atin, God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ephesians chapter 2, verse 10. God has given us a great thing, which is our life. Value it, mga kapatid. Pahalagahan natin itong buhay na ito. And sabi niya, and He will give you a greater gift, your potential to do something greater. At sana nga po, mga kapatid, as time goes on, as life goes on, meron tayong magawa ng mas mabuti pa para sa Panginoon. Sa bawat umaga na tayo mag-iisip, lagi natin itanong sa ating sarili, katapos natin manalangin, ano ang pwedeng, ang mabuti kong magagawa sa aking kapwa ngayon? At yun po yung ating maging goals sa buong maghapon. Muli po mga kapatid, God bless you and good morning.